Tuloy ang diskusyon dito sa Kompletos Recados at syempre pinag-uusapan pa rin natin ang barangay justice system. Okay. Meron akong hanging question kanina, attorney. Sabi ko, ang tanong ko, pwede bang gumawa ng isang rule o isang batas ang barangay na ang implementation nito sa kanila lang. At saka pwede bang unique siya? Of course. Lahat po ng barangay, ang tawag doon, barangay ordinance. Okay. Mm-hmm. Yung barangay ordinance is only enforceable within the barangay. Mm-hmm. Okay? So, pwede pong magpass po ng barangay cap, ng barangay, sangguni ang barangay, ng isang batas na bawal dyan, bawal yan, wala po problema yan. Mm-hmm. So, hindi lang sa isang ordinance, pwede na silang gumagawa ng tax ordinance. May mga bayad sa mga tindahan, ganyan ang bayad, ganyan, pwede din yan. Anong tax? Pwede mag-impose ng tax ang barangay. Ay, ganun? Yes. Sa mga businesses, saan po? Para may budget po sila. Kasi aside, like, how many percent? So may depende po sa mga simple tax lang naman. Mga barangay fees, mga ganyan, mga barangay permits, may mga bayad. So permit. Kailangan may ordinance. Hindi po pwede kasi pagka nagpatayo ka ng sari-sari store, barangay permit muna. Po. Yes. Hindi po pwede na mag-collect po sila ng tax kung walang batas. Kung walang tax ordinance. Kailangan may tax ordinance muna. Kailangan i-approve ng barangay, then it must also be reviewed by the sangguniang panglungsod. Pero yung barangay permit, attorney, hindi yun tax. May mga fees po niyan. Yung fees. Yes. Pero pag tax, saan nila pwedeng kunin yung tax? Attorney? Pwede po sila mag-collect ng taxes. Saan po? Sa constituents po nila. Kunyari, kung may sari-sari store. May barangay tax. Sa ganun, pwede din. Oh. Isa, one of the power po ng barangay. Kunyari, sa loob ng barangay ko, may mall. May mall. You can collect tax. So pwede akong mangulek. Pwede po mag-collect tax. So hanggang saan ang pinapayagan ng batas, attorney? How many percent? I think mga 5% po. Oh, laki noon! Malaki. Dahil na pag may mall. So, depende po sa... Yung mga nanonood na barangay captain, yung mata nila, ganito lang laki. Oo, pwede pala yun. Ang barangay po, depende po kasi sa anong cities ba or municipality. Mm-hmm. Then may mga bracket po niyan, may mga formula from the Department of Interior Local Government, yes, implementing the local government code. Oh, pero importante dito, pwede silang mag-impose ng tax. Yes po, that's one of their right, one of their powers as an institution. Sa mga subdivision na covered by the barangay, pwede silang... Pwede, lahat. Lahat, ganun. Pwede. So, pwede pala, attorney, yung mga daanan ng pag-aari ng barangay, tapos humihingi sila ng fee? Of course, lahat po. Kasi may resibo eh. May resibo. Yeah. Problema, so, yung pwede po parking yan. Fee. Parking fee pwede. Yes, pwede yan. Oh. So, yung mga fees, kailangan nga lahat nga na kinokollect po ng barangay, kailangan may tax ordinance. Kailangan may batas. Hindi po pwede mag-collect sila na walang basis yung pag-collect. May basihan. Ako, meron pala akong gusto. Ako, lang tayo oras. May gusto sana akong itanong sa'yo. Off the air na lang. Kasi gusto ko sana itanong kung legal yung ginagawa ng iba na malalaking establishment, yes, na walang parking area. Walang parking area. Tapos naniningil ng parking fee. Mm-hmm. Parking fee. So, for example, isang malaking ospital. Mm-hmm. Oh, yes. Isang malaking ospital. Wala silang parking area. Ang ginagawa, yung parking area ng ospital na malaking ganyan, ang ginagawa, pinapahandle sa isang management Chubachenes. Oh, yes. Tapos yung management Chubachenes na yun, naniningil. Oh, yes. Mm-hmm. Which, I believe na part ng service ng ospital na yun is the parking area. Parking area. So, dapat part ng services yun. Oo. Dapat walang bayad yun. Oh, yes. Susunod na lang siguro. Yes. No. Okay, susunod na tanong natin, yung bang desisyon ng barangay pwedeng i-apila? Actually po, pag may decision ng barangay, hindi pa siya automatic effective. Okay? Hindi pa automatic effective? 10 days pa. Maging effective po yan, has the force and effect of the decision of the court after 10 days from its issuance. It means, within 10 days, pwede pa yung isang party i-repudiate ang kaso, o ang arbitration award. Yung say, repudiate, pwede po siyang umatras sa settlement. Pwede pa niyang mawiin. Pwede. Lalo na, pag hindi pa bursa kanya yung decision. Yes, pag umatras po siya sa settlement, ang barangay mag-issue po ng certificate to file action. Yung certificate to file action is one of the requirement bago ka mag-file ng kaso sa court. Mm-hmm. Kailangan yan. Okay. Kung wala yung certificate to file action issued by the barangay,
kung nag-file ka ng kaso sa court, yung kalaban mo, pwede mag-file ng motion to dismiss on the ground that there was failure to comply the condition of the law. Eh, kasi nga kinikilala ng batas natin yung barangay. Yes po. So, pag hindi dumaan sa barangay, dumiretso ka sa court, ang kalaban mo pwede mag-file ng motion to dismiss on the ground that you failed to comply the condition precedent po ng ating batas. Parang pwede rin ano yung gawing ano ng abogado yun. Tama pa yan. Pwede maging dahilan. Since na hindi nyo dinaan sa barangay, diniretso kuhan nyo kaagad dun, which happens to be itong problema na to is was under barangay jurisdiction. Jurisdiction, tama po yan. So pwede mag-file po tayo ng motion to dismiss. Ang next na... May question ka ba? Ito gusto kong itanong yung tungkol dun sa hearing. Pagka akala ko pag-ibig na naman. At hearing sa pag-ibig. Na joke. Ay, sus! May siningit lang eh. Hindi, pero yung hearing lagot natin. Lagot ka, itetext ka na niya. Hindi na madadaan sa post yan. Yung hearing para sa mga ganito, yung mga gantong klaseng settlement sa barangay, pwede ba siyang open for public ba siya? Actually, as a rule. Habang dinidinig yung kaso. As a rule, open to public. Except pag yung parties humingi po ng request po ng barangay, lupong tagapagasundo, na pwede bang i-close to public. But as a general rule, open to public yan. But please take note, if you file a case sa barangay, may tinatawag tayong docket fee. May bayad yan. Ganun? Yes, income ng barangay yan. Okay. In other words, racket ng barangay. Racket ng barangay. Yes. But if you file a case sa barangay, may bayad yan. Tapos, pag may bayad, yung barangay captain muna ang unang mag-hear sa inyong dalawa. Hindi siya automatic na dadaan talaga sa lupon. Okay, yun yan. Sa kanila. Pero ang tanong dyan, yung hearing, bakit may speaking? Joke lang. joke lang. So paano pag ayaw naman ng kabilang part o kabilang nagrereklamo na walang gusto nung isa, may audience, yung isa kabila naman ayaw niya na may audience, sinong susundin ng ano doon? Depende po ng lupon. But normally pag very sensitive po yung kaso involved, i-close talaga sa public yan. But ang lupon is not a court. So sometimes pag may mga legal issues involved, hindi sila makasagot. So ang ginagawa po ng lupon, humingi po sila ng legal advice or legal opinion from the legal officer ng city or municipality. Kasi yung city, may tinatawag tayong legal officer of the city of Manila. So siya yung humingi, yung mga barangay officials, humingi ng legal advice sa kanya. Okay. May mga cities or municipalities na walang legal officer. Okay. So ang ginagawa po nila, kasi nagtipid, walang budget. Kasi malaking sweldo niyan eh. So ang ginagawa nila, humingi sila ng legal advice sa kanilang city or provincial public prosecutor. Pero that requires process na naman. Yes po. Pwede yan dalawang linggo, isang buwan, isang taon. Tatagal yan. Kasi may legal issues involved eh. Pero kung walang legal issues, pag more on common sense lang, there's no need for a lawyer. Pero kailangan mag-submit ka dyan, ano? Kailangan as nagreklamo o nagsampa ng kaso sa barangay, you have to submit by the process. Kumbaga, yun yung proseso. Yes, kung kailangan ng legal advice from the city hall, kailangan mag-submit ka. Kasi yun nga yung naaayon sa batas eh. Kailangan mag-barangay ka muna. Yes, barangay muna. So, ibig sabihin... Pero ang barangay po, hindi po didinggin ang kaso mo kung walang docket fee. Mandatory yan. Magkano po? May docket fee. Docket? Docket fee. Ano po yung docket fee? Parang filing fee. Kasi walang jurisdiction ang barangay to settle your case. Parang yung mga bayad lang, dami-dami pangalan. Bayad lang pala. Pwedeng doon ang gagaling din yung allowance nila. Pwede din. So attorney, pagka ganyan, pagka magsasubmit ka sa proseso ng batas, dahil kinikilala nga ng Supreme Court ang batas o ruling o proseso ng barangay, merong mga kaso na natatabunan din. Meron din yan. So actually, normally, ang sabi po ng batas, pag nag-file ka ng kaso ng court, sa barangay, the barangay captain should summon the kalaban within one day. Okay. Kailangan i-summon. Mm-hmm. And after that, pag walang settlement, within 15 days, doon na dadaan po sa lupon. Mm-hmm. Then yung lupon, kailangan mag-decide within 15 days, extendable for another 15 days. It means within one month, may decision na. May decision. So kailangan within one month, may decision na ang yung lupon. Kaso na inakit yes, mo. Po. Kung walang decision within one month, pwede po kayong humingi ng certification to file action sa court. Paano naman pagka nireklamo mo sa barangay tapos hindi siya nagpa-participate? Kumbaga, ayaw mag-participate. Kung ayaw mag-participate within that month or within that period,
pwede po kayong humingi sa barangay ng certification to file action. Yun ang requirement bago ka mag-file ng kaso sa court. Ia-appeal niya sa court. Yes. Hindi ba pwedeng puwersahin ng barangay yung kung sino man yung ano? Ay, hindi. Somo lang yun eh. So, pwede pag wala talaga settlement. Kasi ang purpose po kasi settlement. Kung ayaw mong pumunta, it means ayaw mo makipag-settle. So, pag walang settlement, at wala nakikita yung barangay captain na masasettle ito, iakit nyo na. Iakit sa court. So, mag-issue sila ng certification to file action. Yun. That's mag-i-issue ng certification. Yun ang requirement bago ka mag-file ng kaso sa court. Otherwise, pwede pong ipa-dismiss po ng kalaban nyo ang kaso. On the ground of failure to comply condition precedent. Ng batas. Meron akong mga barangay hall. May nakikita ako mga kulungan dyan. Oh, yes. May power ba silang magkulong? Actually po, yung lupon is considered as a person in authority. Okay? Person in authority. If you are caught on the act, okay, ang tawag doon sa batas, hot pursuit. Okay. Okay? Or warrantless arrest. Nagwala ka, pwede ka na ipakulong. Ikukulong ka ng barangay sa barangay hall. Sa barangay hall, but there should be a case filed within 3 days. Otherwise, pwede po silang madimanda ng arbitrary detention. Okay. Oh, yes. Pero may kapangyarihan silang ikulong. Kung kunyari, hindi lang si barangay captain, anybody can arrest a person. Ito ang tinatawag na citizen's arrest. Citizen's arrest. Yeah. Oh, yes. Pwede po yan, but kailangan caught in the act. Okay. Asawa, binubugbog niya yung asawa niyang babae. Pwede bang ikulong yung lalaki? Actually, kailangan caught in the act. Pag hindi caught in the act, pumunta lang yung babae na may saksak dito, nakalagay, hindi pa tinatanggal. Andun pa, parang patunay lang. Ito, sinaksak ako ng asawa ko. Pwede puntahan si asawa, then pag may personal knowledge na siya talaga, pwede ikulong. But kailangan i-demanda na. Sabihin ng lalaki, hindi naman yun yung kutsilyo na sinaksak ko dyan. Mahabang mahaba yun. Bakit ganun? But actually, ang barangay, with respect to that case, hindi na dadaan kailangan sa barangay yan. Kasi nga, ang jurisdiction murder po ng barangay, below one year imprisonment. Yung kaso na yun is parricide na yun eh. Parricide. So parricide, the penalty is life sentence. Reclusion perpetua or 20 years, 1 day to 40 years. Mm-hmm. So it means hindi na kailangan ng dadaan sa barangay. Sige, punta natin yung mga chismis naman. Oh. Okay, pagka dalawang babae, madalas ang mga babae nag-aaway tungkol sa chismis. Eh. Yes. Kasi ang lalaki, pagka nag-aaway, nagsuntukan, may okay na yan. Ang babae, hindi. Kahit nagsambunutan niya, nandun pa rin yan Di ba? Kasi kunwari, talagang walang settlement na mangyayari sa dalawang babaeng to. Away na, ngak-ngakan, nagsasambunutan sa harapan mo. Anong pwedeng gawing desisyon ni chairman? Of course, the chairman, tatawagin yung nag-complaint muna at saka yung nireklamo. Ipaharap, then settlement. Grumabi yung ano, pati si chairman, nasa sa bunutan. Kung walang settlement talaga, yung gagawin ni chairman, i-refer yung kaso nila sa lupong tagapagasundo. Okay? So, kailangan yung lupong tagapagasundo should decide within 30 days. Kung walang decision, yung lupong tagapagasundo shall report to the chairman and the chairman shall issue a certificate to file action. Then, i-refer na sa court yan. Settlement ba na matatawag yung for the meantime, maghiwalay kayong mag-asawa? Actually, at pumayag yung dalawang mag-asawa? Ba settlement ba yun? Ito ang tinatawag. Wala nga settlement sa marriage. Okay? Ang tawag doon is only separation in fact. Okay? So, pwedeng i-settle na, okay, maghiwalay muna kayo in fact, but it doesn't mean that you give consent na pwedeng magka-girlfriend si Mrs. o hindi pwede. Hindi pa pwede yan. Separation. Separation muna. Oh, yes. Ibig sabihin nung fuck ni ano ni FACT. FACT 'yun. So separation in fact 'yun. Of separation de facto na lang. De facto. De facto. Yan. Ibig sabihin. Para clear lang. Clear lang ang ere. Mahirap na. Ay, mga Pilipino, marurumi ang mga pag-iisip. FACT. FACT. Pero pag gaganon, pwede bang magdesisyon ang barangay sa ganon? Paghiwalayin muna for the meantime mag-asawa? Actually po, ang barangay, may as a public officer, pwede po magkasundo, ipagsundo yung dalawa, but it doesn't mean that annulled na sila. It means pwede sila magkasundo with respect to si Mrs. pwede na magka-boyfriend, si husband pwede yan. Ah, pwede. Pwede yung settlement na yan, and if pinipirmahan po ni wife at saka ni husband, hindi na pwede si wife magdemanda ni mister ng concubinage.
Si Mr. naman, hindi naman pwede, hindi na ay, pwede magdemanda. Na. Hindi na po pwede magdemanda ng adultery ni wife kasi may agreement may kayo agreement. Na so, pumapayag kayo. Ay, sandali, that's with the ba? Document, attorney. Yeah. So, po pwede pala, attorney, na kunyari mag-asawang ganyan, mag-asawa, dalawa, di ba? Yes, asawa. Yung lalaki, may bahay na sarili at yung babae may bahay na sarili, pareho sila may asawa. Yes, po pwede yan. Yeah, may asawa nga sila, but may boyfriend or girlfriend. Oo, okay. May girlfriend, may boyfriend. So, hindi na po pwede si husband magdemanda ng adultery ni wife. Mm-hmm. Dahil doon sa kasunduan na yun. Dahil may agreement. Yung kasunduan na yun, nabuo yun sa barangay. Yes po. Tapos kikilalanin yun ng batas ng Pilipinas. Yes po. Kasi po, sabi po ng batas ng Pilipinas, pag may consent, hindi na po pwede mag-file ng adultery or concubinage. Mm-hmm. Kasi po, ang adultery or concubinage is a private crime. Mm-hmm. So, a private crime, only the offended party can file a case. Mm-hmm. So, paano ka mag-file ng case kung pumapayag ka na? Mm-hmm. So, yun ang ibig sabihin. Pero clarify natin, attorney, kailangan dokumentado yan. Talaga naman, yan. Kina-clarify actually, mo pa. Actually, kina-clarify lang natin kasi baka may, di ba? Oh, baka may magbala. Eh. Sabi po ng batas, hindi kailangan in writing. Okay. But of course, kung in writing, mas maganda. Para may ebidensya. Hindi kailangan ng writing yung ang kasunduan. Ang kasunduan about sa consent with respect to adultery or concubinage. Mm-hmm. Walang nakalagay sa batas na it should be in writing as long as may consent. But of course, pag may in writing, pag orally lang, hindi siya pwedeng i-deny. Mm-hmm. Whereas in writing, nakapirma ka. So, black and white. Mas maganda yung kasunduan ninyong dalawa. So po pwede yun, yung isang bahay sa lalaki, tapos yung babae. Separate. May pwede sila magka kasi alam mo pwedeng pirmahan mo yan kung hindi mo pipirmahan yan, bahala kang magsampa ng kaso, hindi kita susuportahan. Oh yes. Oh, fair ganun. So, hindi na po pwede mag-file ng adultery or concubinage on the ground of consent. Dahil may agreement. Consent is one of the exception po ng batas. Mm. Ay, wala na tayong oras. Palagi ko maraming parang palalim ng palalim ang mga pinag-uusapan natin, attorney. Yes. Sige, attorney, saan ka namin na pwedeng huntingin? Yes. By the way po, you can visit my website po sa www.marktolentinolaw.com or sa Facebook page po natin sa facebook.com/marktolentinolaw. Lahat po na mga interviews po natin sa radio, sa TV, nakalagay po doon. Wow! Parang hindi lang kami. Marami pang iba. Okay, ano natutunan natin ngayon na Vien? Ako, yung barangay system pala natin, masyado siyang malawak. No? Kahit napakaliit lang, or sabi nga natin, ito ang pinaka-basic na unit ng government, ang dami niyang pwedeng gawin, at yung decision niya, pwedeng pwede siyang maka-affect dun sa magiging desisyon naman ng Supreme Court. So, importante, lalo na sa mga barangay chairman, na alam nila kung ano yung functions nila as a barangay chairman. Importante yun. Oh. Ako, puntahan ko lang yung sinabi ni attorney kanina, kadalasan ang hinahawakan ng mga barangay, yung mga petty quarrels, di ba? Mm-hmm. Isa lang siguro ang natutunan ko ngayon, ang galit, pwede kang dalhin kahit saan. Kahit saan, yeah. Diba? Pag naramdaman mo na yan, pwede kang niyang maging slave. Mm. Pwede kang manakit, diba? Mm. Pwede kang pumatay. Yes. Pwede kang manira. Mm. Basta pumasok na yung galit. Mm. Basta tatandaan po natin, ang mga bagay na hindi natin napagkakasunduan, pwede nating pag-usapan ng nakaupo. Pag-usapan natin ng nakaupo. Yes. Kesa na pag-usapan natin ng nakatayo. Mm-hmm. Kasi pag nakatayo, suntukan na yan, saksakan na yan, di ba? Oh. Nananakit na yan eh. So, kung pwede natin pag-usapan ng nakaupo, let's sit and talk a while. Yeah. In a one word. Di ba? Kung pwede natin pag-usapan ng nakaupo, pag-usapan natin ng nakaupo kesa pag-usapan natin ng nakatayo. Oo. Hahaba pa yan eh. Hahaba pa yan eh. Mamanganganak at manganganak. Mm-hmm. Kadalasan, yung barangay chairman, siguro sabihin nila, alam mo, medyo ano ako doon eh, medyo agree ako doon na i-close door natin. Oo. Kadalasan, ang nag-aaway na dalawang parties, kadalasan ang nag-aaway talaga yung mga taong nasa gilid nila. Tama yan. Pag yung dalawa, kadalasan pag pinagbati mo na silang dalawa, wala pang dalawang minuto na pag-uusapan okay na. Di ba? Pagka ganun, tama yung ginagawa ng barangay na
close door na muna. Kadalasan kasi maraming, lalo na maraming mga Pilipino na dadaan sa mga sulsol. Oo, sulsol. Gatong, yan. Hindi tayo dyan. Saka hindi. Ano eh, ang gulo-gulo na ng mundo. Huwag ka nang mag... Huwag ka nang magsali ano. Pa. Oo, saka dito sa gulo ng mundo, hindi na usong donasyon. Huwag ka nang mag-donate. Diba? Kayo na lang, kayo-kayo na lang. Oo, maging instrumento ka na lang ng pagkakasundo at peace. Mm-mm. Kesa maging instrumento ka ng mga chismis. Yes. Diba? Mas maganda yung ganun. Mas maganda yung ganun. Marami nang masyadong world nag-aaway. Oo, marami na. China, Pilipinas, Amerika. Maging ano na lang tayo, maging instrumento na lang tayo ng pagkakasundo ng ano, ng bawat parties. Yes. Kadalasan, yung nagiging tulay, yun ang napapangasawa. Hindi, malayo na. Okay. Maraming salamat. Thank you very much. Salamat. Mm-hmm. Kami po ay magbabalik. Siyempre, sa susunod na naman, isa na namang kapakipakinabang na batas sa Pilipinas sa pag-uusapan namin. Maraming salamat. Ako po si Dennis Antinor Jr. At ako po si Vian Dacles. Bye-bye, people! Bye-bye!